Magandang tanghali mga kagigili kong tagapakinig. Well, John Visayas at Mindanao, mga kababayan, ang mga vendors to po ay magpa-file ng kaso tungkol sa pagbenta ng palengke. Nagkakaisa ang mga vendors sa Manila, mga kababayan, para suportahan ang kandidaturang magbabalik umano sa mga binentang palengke sa kasalukuyang lokal na pamunuan sa lungsod. Ayon po kay Joel Meralpes, mga kababayan, sa pagkakahati lang no, ng Pangulo ng United Vendors Alliance ng Maynila ay nagkaisa ang mga tindera mula Divisoria, Quiapo, Paco, Blumentritt, San Andres, Santa Mesa, Santa Cruz, Trabao at iba pa na suportahan si Amado Bagatsing sa pagka-alkalde. Pipilian nila ang mga tunay na kumakatawan sa pagtanggol sa interes ng mga vendors. Isang tiyak na commitment natin, mga kababayan, sa mga vendors oras na tayo ay pinalad lahat ng binentang palengke ay kasalukuyang lokal na pamamumunuan po ng Maynila. Ay babawiin natin ito ang papaayos upang mapaglagyan ng mga vendors upang makapaghanap buhay sila. Ito po ang saad ni tumatakbong mayor ng Maynila, Amado Bagatsing. At sinusulong ng kabaka o kalusugan, bahay at kabuhayan na kung saan po ay nagbibigay ito ng libreng konsultasyon, medical, libreng laboratories, test at maging mga sa panahon po ng libreng gamot. Sapagkat ang kabaka, mga kababayan, ay kabalikat ng bayan sa kaunlaran. Almost 36 years na po ang kabaka, mga kababayan. Ang tunay na kabaka ay tapat, puwersa ng kabaka ay ipadama, kabaka ngayon, kabaka bukas, kabaka hanggang wakas. Mga kababayan, ang tumatakbo po na mayor ng kabaka ay walang iba kundi si Amado Bagatsing. Taong 1985 po ang tulong ng mga barangay chairman at mga kaibigan mula sa ikalima at ika-anim na distrito po ng Maynila. Itinatag ni Kagawad Ama, ito kagalang-galang Amado S. Bagatsing ang kabaka at pinaikling kabalikat ng bayan sa kaunlaran. At almost 36 years na po ang kabaka na itinuring na pagmamalawak po ito ng pinakamatatag na pinagkikilalang samahang sibiko sa lungsod ng Maynila. Bunga ito sa mga kabubuluhang programa, tuloy-tuloy na po ang serbisyo alinsunod sa programang mula sa sinapupunan hanggang sa huling hantungan. At ang layunin daw po, mga kababayan, ng kabaka ay ang mag-angat, ang antas ng pamumuhay na mas higit sa nangangailangan ng mga mamamayan sa pamagitan po ng bibigay sa kanila ng mga tunay na programa sa serbisyong panlipunan. Since siya po ang naging congressman, mga kababayan, sa ikalima ng distrito ng Maynila, 1987 to 98 at 2007 to 2016 hanggang sa ngayon. Ang kanyang anak na si Crystal Bagatsing ay nahalal noong 2016. Damang-dama na rin po ang proyekto ng mga programang sumusunod, ang HELPS. Kaya naglagak po si kagalang-galang Amado S. Bagatsing na sapat na pondo sa Philippine General Hospital, Hospital ng Maynila, Medical Center, National Kidney and Transplant Institute, Philippine Heart Center at iba pang mga pampubliko sa pribadong pangamutan para gugulin ang mga pangangailangang pangmedikal ng kanyang mga nasasakupan sa pamagitan po lamang ng guarantee letter. Ito pa ang pinagkakalusang tanggapan po ng kabaka na nabibigyan ng libreng serbisyo sa laboratorio at gamot ng mga pasyente sa mga ospital na nabanggit. Kaya po may free medical and dental
na masusuri sa blood pressure, FBS, reflexology. At dito po ay nagdaos din ng free surgical operations sa pakipagtulungan ng mga dalubhasang surgeons mula pa sa Norwegian American Hospital sa Amerika. Para sa mga sumusunod na mga karamdaman, meningocele, eye contact, hernia, hydrocephalus, cyst at iba pang hindi kayang gugulan ng mahihirap nating mga kababayan. Nagkalupo na libreng wheelchair, walkers, saklay at hearing aid sa mga taong may mga kapansanan. Nilunsad po ng Free Cataract Operations Project at umabot na 315 pasyente na mahihirap at senior citizen. Ang nabigyan ng kasalukuyang klunas na nagpagtulungan sa Quezon City Eye Institute, Borough Medical Center at marami pang iba. At maging sa Mercury Drug, mga kabayan, upang makakuha ng libreng gamot na pinagkakaloob ng tanggapan ng kabaka sa mga mahihirap na pasyente. Dahil po sa marugdob na hanggang matulungan ang mahihirap taong 2014, itinayo po ang first of its kind 3-in-1 medical facility sa Kabaka Clinic, Pharmacy, Laboratory at Diagnostic Center. Ito ay nakasalukuyan pong paraan tulong sa mga kaibigan ng mga taong may nabubuting kalooban at walang ginamit na pondo mula sa pamahalaan. Kaya pa pinagmamalaki mga kabayan ng Kabaka ang mga specialist mula sa iba't ibang larangan ng medicine. Katulad po ng cardiology, ophthalmology, pediatrics, surgery at internal medicine sa pang mga volunteer doctors mula sa mga pribadong ospital. Ito yung tawag na diagnostic technicians na lisensyado ng gobyerno at mansipag ng mga voluntaryong medical staff. Kaya mga bayan, ito po ang tumutulong sa ngayon sa mga vendors na siyang magsasampa daw ng kaso laban sa dating pamahalaan ng lungsod ng Maynila. Mula po rito sa newsroom, ako po si Lina Quesa, ang inyong tagapaghatid, Balita.